morning mga atid kuya. Welcome po sa aming channel ni Erin. Ngayon po magluluto po kami ng dessert namin na gelatin with coconut and pineapple chunk. O mga atid kuya, good morning po. Ang mga ingredients po natin ay ito, ano ang mga ingredients natin, Erin? Ano lulutuin natin? Gelatin na Mr. Gulaman, color red po. O yan, Mr. Gulaman po ang gagamitin namin. Dalawang pouch ng pineapple chunk. Pineapple chunk. At sugar po. Limang kutsara. Asukal. Alaskang malabnaw. O yung kulay red po ang bibili nyo, huwag yung dilaw. At ito po ay gata ng niyog. Oo, isang pirasong gata meron po ng niyog. Meron din po kami ano pa? Kaldero at sandok. Ah, kasama ba yan? Yes, talaga lang ha? Oo. Ano masasabi mo, Erin, sa gelatin? Alam niyo po ba mga ate at kuya, yung gelatin nag-originate sa medieval Britain noong 15th century. Tsaka alam niyo po ba na kala niyo po ba na yung gelatin gawa sa prutas? Hindi. May saan niyang gawa? Eto na po nga, prutas. Parang fruits yan eh. May iba oh. Pa yung sangkap. Alam oh, ano sangkap? Ba yung gelatin gawa sa buto ng baka at baboy tsaka sa balat ng baka at baboy? Nyay! Naku pa, bawal pala to sa mga hindi kumakain ng karne. Oo nga no. E, paano yan? Mukha pa namang masarap. Parang mga prutas lang ang flavor niyan. Naku, meron pala yung sangkap na galing sa mga hayop. Nyanyay. Pero masarap ano? O mga atid kuya, madali lang po magluto ng gelatin na ito. Imimix lang po yan. Imimix lang po, no? Imimix lang po natin dito sa ating kaserola. Dapat po, nakalagay po dito sa gelatin, 1.5 liter ng tubig. Pero po, masyado po yung malambot. Pwede rin po yun kung gusto nyo. Pero malambot po yun. Sa akin po, 1 liter lang po ang aking gagamitin. Hindi, gagamit po ako ng gatas tsaka gata. Bali yung gatas at gata, 1 liter po yun lahat. Ano? Imimix lang po natin ngayon. Ito po yung lalagyan ng tubig, 1 liter po ito. Isang ganito po. Pagsasamahin na natin yung gatas at gata para malaman natin na isang litro na. O ngayon, salin natin yung gatas. O, sinali na po natin yung gatas. Dali. O, yan pa po. Tapos, i-add po natin yung gata. Para malaman po natin na isang litro. Tama-tama lang po yung lambot niyan. Depende po sa inyo. Kung gusto nyo sobrang lambot, tama-tama yung lambot, o medyo matigas, bahala po kayo. No? Tapos, ilagay po natin yung gata. Pag umabot po siya ng isang litro, okay na po. Oops, tama-tama lang po, no? Isang litro na po siya. Kulang lang ng konti. Lagyan natin ng konting water. O, ito na po. Isang litro na po. Pag natakal na po natin siya, isang litro na. Ilagay na po natin sa ating kaserola. O, yan na po. Yan na po yung gata at gatas. Nako, ang sarap po niyan. Mamita, ang bango ah. Oo nga. Mabango talaga yung gata eh. O, i-mix lang po natin. Ika-mix po natin. Ilagay na po natin yung asukal natin. Ito po, lima kutsarang asukal lang po. Titikman nyo kung bahala na po kayo kung anong gusto nyo tamis. O kung gusto nyo ng matabang, tama lang. O gusto nyo ng matamis, bahala na po kayo. Ano? O sa amin po, titikman ko po ito kung okay na sa amin yung tamis. Mix lang po natin hanggang sa matunaw yung asukal. At i-mix po natin yung gelatin, ano? O, ilagay na po natin yung ating powder. Wow! Ang ganda ng tingnan, ano? O, ang ganda, no, Erin? Tapos, halu-haluin lang po uli. I-mix po uli. Kuya, mga ate, pag na-mix na po ng mabuti yung ating mga ingredients at hindi na po bubo yung ating gulaman, pwede na po natin siya isa lang. Ayan po, si Erin, naglalaro po. O, Erin, na-mix na ba ng maayos? Wala na? Wala na yung gulaman? Meron pa! Wala na. Okay na yan. Sasalang na natin yan. Kuya, isa lang na natin. Tapos, pag lagi po natin siyang hahaluin. Huwag po natin tatakpan. Pag kumukulo na siya, tuloy-tuloy lang po ang halo hanggang 15 minutes. No? Kailangan pong
15 minutes ay mahalo natin yan. Ngayon, papakuluan lang po natin ito ng 15 minutes hanggang maluto po yung gata at gulaman. Mga atit kuya, 15 minutes na po itong kumukulo. Luto na po yung ating gelatin. Ang ganda po na kulay niya. Oh. Kulay pink po. Rosas na rosas. O ngayon po, palalamigin po natin siya. No? O, ang ganda na po ng kanyang kulay. Mga atit kuya, isasali na po natin sa ating malaking lamera. Ayan na po siya, mga atit kuya. No? O, ang ganda-ganda ng kulay. Hintayin lang po natin siyang lumamig. At ilalagay natin yung ating pineapple chunk. Mga atit kuya, medyo malamig na yung ating gelatin. Ilagay na po natin yung ating pineapple chunk. Kailangan po lumubog ng konti. Lamig-lamig na po siya sa ibabaw. No? Ilagay na po natin yung camera mo. Yung ating pineapple chunk. Ano? Kalat lang po, spread lang po natin siya. Marinis po yung kamay ni Mamita. Mas masarap po yung kinakamay. Ang ganda. Gusto kong kamayin. No? Lagay lang po natin Mamita, ang ating... Mamita, gusto kong kamayin. Marinis ba yung kamay mo? Ikaw na muna maghawak ng camera, Mamita. Gusto po ni Erin, siya po ang maglagay. Erin, lagay mo yung mga... Huwag mo na anuhin, huwag mo na ibaon. Ilagay mo na lang na ilagay. Sige. Ilagay mo yung mga wala pa. May mga space pa. Yan. Ganyan lang ati kuya, kadali yan. Masarap yan. Nagbe-blend yung pineapple juice at yung gelatin at yung gata. Masarap, grabe. Gawin nyo po to sa bahay nyo. Ngayong tag-araw, wala po kayong ginagawa para po may masarap kayong dessert. Simple lang po. Simple lang at napakadali. Yan po, palalamigin, maya-maya po, pag malamig na yan, lalagay po natin sa ref at titikman po ni Erin. Sige po, papalamigin po muna natin. Mga atit kuya, malamig na po yung ating gelatin, ready na pong ilagay sa ref. Pwede din po siyang ilagay sa freezer, parang ice cream, masarap din po, na-try na namin. Kung ayaw nyo naman ng parang ice cream, dito lang po sa ibaba, no? Pwede rin po sa freezer, palamigin lang po natin siya. Maya-maya, matitikman na ng ating taster na si Erineta. Hello mga atit kuya. Malamig na po yung ating gelatin. Masarap po siya pag malamig, no? Tingnan po natin kung malamig na ang ating gelatin. Wow! At ready na po tikman ni Erineta. Titikman na po siya mga atit kuya. Ano, saan mo gusto? Maraming pineapple. Maraming pineapple, no? Patitikim na po natin kay Erineta ang special na gelatin ni Mita. Tama-tama lang po yung kanyang sigas. Masarap po. Ayan po ang kanyang kulay hanggang sa ilalim. Maganda po siyang tingnan. Erin, tikman mo na yung ating gelatin. Ano masasabi mo, Apo? Ang ganda ng kulay na, mga atit kuya. Tikman nga. Manya ni Erineta. Ano masasabi mo? Puro ka ganyan. Masarap po talaga siya, mga ate. Mga ate, masarap po talaga siya. Kinain na po ni Erin yung pineapple. Masarap, grabe. Tama-tama yan. Gawin niyo po ito sa bahay. Mga ate tuya. Mga classmate ni Erin, gawin na po nyo ito sa bahay. Masarap po siyang dessert o merienda. Babay po. Babay po mga ate. Ayaw mo na magsalita. Babay po. Maraming salamat sa subscribe. Pakishare naman po. At pakilike. Ano naman po yung bell para palagi po kayong update sa... Ay! Ba't ka? Bakit mo yung kinain lahat yung ano? Paano naman yung iba? Babay ka na! Nakutinain na lahat yung pineapple. Babay na ate kuya. Nasarapan si Erin kahit sa pineapple. Kinain po ng kinain. Babay po. Sa susunod po. Tama na!